Welcome to my channel, your channel, our channel. Today's episode, takes it all. Mag-unbox tayo ng aking biniling Korean pants sa Shopee. So, open na natin. Color gray yung aking napili at pangalawang beses ko na itong nag-try ng Korean pants at yung unang ang aking nabili is hindi maganda dahil kusutin yung tela. So, nag-try uli ako ng iba pang design na Korean pants at ito nga yung aking napili. So, check natin kung okay yung tela at pagkaka-design. So, maganda yung pagkaka-wrap. At eto nga, meron siyang string. Meron din siyang bulsa. So, ganun pa rin. Kusutin pa rin yung tela. Pero maganda naman yung kanyang pagkaka-design. Malamig sa balat at hindi siya masyadong makapal yung tela. So, pwede na rin. I think nabili ko sa Shopee ito nung 99 sale nila at free shipping. Mas okay naman itong ating nabili. Meron din siyang packet sa likod at medyo stretchable yung kanyang tela. Kusutin pa rin. Pero pwede na rin siguro sa pang-araw-araw nating gamit or paglabas-labas natin. Ang hinahanap ko sanang tela is yung makintab at stretchable, yung hindi na siya kailangang plantsahin, parang ready to wash na sana. Iba yung nasa picture versus sa actual na item na ating binili at doon nagkakatalo ang mga clothing items dahil hindi natin nakikita, nagbe-base lang tayo sa picture online. So, iba pa rin yung may physical tayong makikita bago natin bilhin. So, another unboxing was from Lazada at assorted itong item. So, bumili tayo para sa mga plantito-plantita ng isang anong tawag dito? Pandilig. Yung nilalagyan ng water tapos meron siyang tube na parang hose para hindi siya sprinkler. Para ito dun sa mga succulent na plant na hindi kailangan ng pagdidilig ng tubig directly sa plant. So, kailangan meron siyang ganitong hose para pipindutin mo lang at yung tubig ay didiretso na sa lupa. Sa mga mayroong alagang plant na succulent, alam nila ito kung paano gamitin. So, shout out sa inyong lahat at sana ay maging healthy at malusog ang ating mga succulent. Maganda guys yung ating nabili ngayon. Malambot yung plastic at hindi siya mahihirapang pindut-pindutin para luwabas yung tubig. So, masarap siyang hawakan. So, meron siyang nakasulat dito na sizes ng tubig kung ilan ang kailangan mo. Ayan, pipindutin lang ng ganyan. So, soft yung kanyang pagpindut at lalabas na yung tubig sa hose for our succulent plant. So, mag-demo tayo kung paano ito gamitin. Ito yung aking succulent. So, pipindutin lang at lalabas na yung tubig. So, hindi kailangan sa mismong stem or leaves ng succulent dadaan ang tubig, kundi direct lang sa soil ng mga succulent. Another item na nabili ko is, ang hinahanap ko is tong para sa food. At ito nga ang dumating sa akin. Napakalaking chani. Comment down below kung ganito nga ba yung ating tong.
para sa ating food. At hindi ko ma-imagine na meron pala ganito kalaki. Na talagang chali siya na malaki. So nakita ko lang ito sa mga chef na nagluluto at sinearch ko sa online at ito nga nakakita ako. Pero ganito talaga chali ang itsura niya. And na-imagine ko lang isa siyang stick or parang chopstick na pwedeng gawing sipit. Pero ang dumating is talagang legit na chani na malaki. So pwede na rin natin gamitin ito. I think matibay naman at hindi siya kakalawangin. So hindi tayo makabubong sa ating chani na na-receive na napakalaki. Then balik lang natin sa mga plastic and meron pang isa akong nabili. Isa siyang beater na para sa mga egg para hindi na tayo mahirapan mag-beat ng egg. So ipipress lang siya. Buksan muna natin para makita nyo yung stainless na beater. Ito na nga at nabuksan na natin. Stainless din siya. So ipipress mo lang yung kanyang handle at itatama mo lang yung pinaka tip sa plate or sa bowl. Then kusa na siyang iikot kapag na-press down mo yung handle. So itatry natin. So, i-check ko lang kung paano siya iikot. Ayun. Ito na po, guys. Umikot na. Ipipress nyo lang. Medyo may kahigpitan lang. So, press ng press lang para umikot. At ma-beat natin yung egg. So, ganyan lang, guys. No need battery. At press lang ng press. Then, iikot na siya ng kusa. So, ayan guys. So, ang galing. Because of this item, hindi na tayo mahihirapan sa ating mga gagawing recipe. So, super bilis at super dali lang. And, matatry nyo rin ito. So, check nyo lang sa mga online, sa Shopee or sa Lazada. So, makikita nyo ito. Eto guys, oh, super dali lang at ikot nang ikot na siya. So, mapapabilis yung inyong mga gagawin sa kusina. Stainless din siya at pwede na rin naman ganito lang. Parang nagbabati ka lang ng manual at pwede rin i-press down para kusa na siyang mag-mix. Ilalagay ko na lang guys sa ating description box yung mga pangalan ng item na ating nabili. At mura lang ito sa mga online shopping. So try nyo kapag meron silang online shopping sale. At doon makakamura talaga kayo at free shipping pa. So let's go sa ating next unboxing. So, itago muna natin itong mga nabili na natin. For recap, ito po yung mga nabili natin. Mga kailangan natin sa plants at sa ating kusina. Ito yung soft na pangdilig na mga succulent. Ito yung pang whisk. At ito na yung
chani or tong. So meron siyang wrap, kaya okay yung kanyang delivery. So another item na nabili natin, i-check na lang natin at buksan. So ito nga palang nabili ko ay galing sa ibang bansa at bihira lang ito dito sa atin sa Pilipinas dahil made of Malaysia. At ito na yung aking kaisa-isang ginagamit mula pa noon at subok na at highly recommended ko sa inyo ito, guys. I received the item na mayroong bubble wrap para secured na hindi siya magpisa or matapon or magkaroon ng butas or madamage sa courier. So open lang natin at medyo may mga scotch tape pa silang binalot dito para hindi siya masira. Tanggalin natin yung mga scotch tape. So ito na, guys, nabuksan na natin. Isa siyang perfume body lotion. Ang pangalan niya is Enchanture. Correct me if I'm wrong sa ating bigkas ng kanyang pangalan. Comment down below kung paano ito bigkasin. At ang kanyang brand is from Malaysia pa. Ang nakalagay is Charming Satin Smooth Aloe Vera and Olive Butter. So ito na yung aking ginagamit noon pa. At mabango siya. At hindi siya oily para sa ating skin. Dahil yung ibang mga lotion pag nilalagay, medyo malagkit. Pero ito, hindi siya malagkit. Nag-evaporate talaga yung kanyang lotion sa ating skin at madaling matuyo. Nagmo-moisturize siya ng ating skin. So hanggang dito na lang. Bye for now, guys!